kilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tagumpay sa pagpapabuti ng kalidad ng basic education sa bansa, kasabay ng paghikayat sa tuloy-tuloy na aksyon para masigurong handa ang mga mag-aaral para sa trabaho. Sinabi ito ng Pangulo sa presentasyon ng Basic Education Report 2024. May report si Kenneth Paciente. Sa kanyang Basic Education Report ngayong taon, inilatag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga napagtagumpayan at mga plano pa nito para sa pagpapabuti pa ng edukasyon sa bansa. Kabilang na rito ang pagpapatayo ng mga karagdagang classroom na isa sa mga hamon sa DepEd. Anya, mahigit 3,000 silid-aralan ang naipatayo habang nasa 6,000 naman ang kasalukuyang tinatapos ang konstruksyon. 811 classrooms are already under procurement. By the end of the first semester of 2024, we hope to complete the construction of at least 4,000 classrooms. We have also finished 4,542 classroom repair projects, and currently there are 3,428 being repaired, and another 5,896 classrooms are to be repaired soon. Kabilang din sa inireport ni VP Sara ang paglulunsad ng National Learning Camp na nakapaloob sa Learning Recovery Program ng DepEd. Gayun din ang Catch Up Friday para mapagtuunan ang pagbabasa ng mga estudyante. Naging tutok din anya ang DepEd sa digital infrastructure, partikular sa pagbibigay ng internet connection sa mga paaralan sa bansa. 305 schools have been given fiber internet connectivity, while satellites have been delivered to 2,000 public schools nationwide. As we continue to pursue ICT-assisted learning, we are also continuously providing e-classroom packages, laptop packages, and digital literacy training to improve learning, teaching, and learning outcomes. To date, the department has procured 4,067 e-learning cart packages, 337 smart TV packages, 2,366 teaching packages, and 3,161 non-teaching packages. Pero ipinunto ni VP Sara na isa sa mga tinutukan at patuloy na tututukan ng kagawaran ang kapakanan ng mga guro. Kaya naman ibinahagi niya sa kanyang report na tuloy ang pagsisikap ng DepEd para ibigay ang mga benepisyo ng mga ito, gaya ng teaching overload pay, overtime pay, service credit, at pagdaragdag sa leave credits ng mga ito, nagagawin ng 30 mula sa dating 15 lamang. Kasama na rin dyan ang pag-aalis sa kanilang admin tasks na matagal nang hinaing ng mga guro. Katunayan, nakatakdang ilabas ng DepEd ngayong araw ang department order na nag-aalis sa administrative tasks ng mga guro. To ensure its effective implementation along with the filling up of 5,000 administrative personnel for 2023 and another 5,000 administrative personnel for 2024, we will also be providing additional MOOE to enable our schools to hire the necessary administrative support staff. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang achievement ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara, at ipinahatid ang kanyang positibong pananaw sa kinabukasan ng edukasyon sa bansa. I'm happy to note that this report, the Basic Education Report, is candid, clear, comprehensive, and I think you will agree, quite compelling. So certainly, the milestones achieved so far deserve our congratulations. Dagang salamat, Vice President Inday Sara. Your stewardship for the biggest agency with the largest constituency and, I would say, the most difficult mandate. Ikinagalak din ng Pangulo ang naging hakbang ng DepEd sa pag-arangkada ng pilot implementation ng revised K-10 curriculum at ipinunto ang kahalagahan ng pagpapatayo ng school infrastructure. Pero binigyang din niya ang kahalagahan ng kalidad ng mga ganitong istruktura. Nagbabago na ang panahon. Kaya kailangan na natin magbago ang ating pamamaraan ng konstruksyon, hindi lamang sa mga paaralan, kung hindi sa lahat ng proyektong infrastruktura. And for this, I would like to mention and thank and make a special mention of the World Bank and the ADB for their aid in boosting our school's resilience to disasters.
Ipinunto rin ng Pangulo ang kalusugan ng mga mag-aaral, kaya marapat lamang anya ang pagpapalakas pa ng school-based feeding program, gayon din ang digitization ng edukasyon sa bansa. Doon sa mga nagdududa, ang babala nila baka madaming classrooms, baka hindi kaya ng budget. My standard response to those who clip our wings with their fears is, we use the mandate of the people to achieve the grant, not to waste it on the petty. We go big or we go home. Nagsagawa na rin ang konsultasyon ng DepEd sa mga stakeholder, regional offices, maging sa mga magulang kaugnay ng pagbabalik ng dating school calendar, kung saan Hunyo ang pagbubukas ng klase. Hinihintay pa raw sa ngayon ng DepEd ang resulta ng konsultasyon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.